Anderson, si Senator Robin Padilla, tapos si dating House Speaker Bebot Alvarez ay isinusulong itong medical cannabis or medical marijuana. So sa tingin nyo, tama, it's about time na dapat talagang pag-aralan at ikonsidera na maging kumbaga, open-minded sa ganitong mga posibilidad, Congressman Arnel, sir. Opo, sa tingin ko naman, this will be decided by the majority naman. Ang maganda lang siguro dito ay maisa lang ito na mapagdebatehan, mapag-usapan, and whatever the output or the outcome of it, suportahan natin. Pero we will debate for it, we will present evidences what will be the benefit for it, for medical and also for the revenue of the government. Parehong may magandang positive impact po ito eh. Kaya sana i-consider and we have to be open-minded about it. Let's regulate it. I think that's the best way to regulate it. Kasi ang tobacco is really harmful din naman sa ating kalusugan. But because we regulate it because for two things, it is some, well, we can say that there are a lot of countries who needs that. And that will be a source of revenue natin. Pangalawa, kesa naman maging underground, i-igaw na lang natin, i-regulate na lang natin para maging maging legal ang dapat na panggamit, hindi yung itinatago pa, so that we can monitor and regulate everything.